Good morning, good afternoon, good evening. Alrighty, kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo ngayon, kaibigan, I hope you well. Alrighty, kaibigan, it's just another beautiful day, beautiful night. Alright, pauwi tayo ng work. Create lang tayo ng episode, kaibigan. Mayroon tayo mga good information. I-share natin yan, kaibigan. Alright, yung topic natin ngayon, kaibigan, is itong narinig ko na rare na mga audiobook is Imagination is Everything. Wow! Discuss natin to sa Car University kasi hindi natin ito matutunan sa school, kaibigan. Okay, alright. So, napaka-intriguing to, kaibigan, kasi kung wala ka sa, kung iba yung frequency mo, kaibigan, or iba yung, yung frequency, kaibigan, is kung ano yung palaging nasa isip mo, nasa lumalabas sa bibig mo, mga kasama mo. So, yun yung tinatawag na frequency. For example, yung mga tao na ganito lang yung label, most likely yung kasama nila, kaibigan, is within the same label din. Okay, pag medyo umangat yung label ng tao, yung mga kasama nila is yung mga kalibel din nila. Pag yumayaman na yung mga tao or mga CEO na yung tao, yung mga kaibigan nila, kaibigan, is most likely mga high rank na rin, mga CEO. So it's just like frequency, kaibigan. So kung ano yung palaging iniisip natin at saka palaging minamanifest natin, yun yung frequency mo. Okay, so ang topic natin ngayon is imagination is everything. Wow! Napaka-intriguing to, kaibigan, kasi ito daw yung, ang imagination daw, kaibigan, is ito daw yung simula sa lahat. Wow! Okay, so lahat ng mga invention na nangyayari or na natuto, na create, lahat ng mga tao na naka-reach sa kanilang goal or whatever the goal, it could be any goal that you want, it could be sa wealth, it could be health, it could be sa music, sports. So nag-start daw yan sa imagination. So yung mga tao daw na yun, kaibigan, is ini-enable nila yung imagination kasi yung may power na tong imagination, kaibigan. Okay, so recently ko lang tunay nalaman, kaibigan, kasi hindi ko in-enable yung imagination power ko, kaibigan. So within this mga 1 to 2 years lang. So I mean, kasi iba yung frequency ko probably dati. So mayroon pala tong power tong imagination, kaibigan. Okay? Kasi ito na yung magtatap sa universe at saka ito yung starting point kung ano man yung gusto nating abutin sa buhay. Wow! For example, kung ano man yung gusto mo talagang magkaroon ng sariling bahay. Okay? So, kung hindi ka mag-imagine, kaibigan, kung hindi mo in-enable yung imagination mo, kaibigan, na magkaroon ng sariling bahay, hindi mo talaga yan inano sa isip mo na magkaroon ng sariling bahay, most likely hindi ka talaga magkakaroon ng sariling bahay. Okay? So, pero once i-enable mo yung ano mo, kaibigan, na imagination mo, na for example, gusto mong magkaroon ng sariling bahay, ganito na yun yung explanation nito. Kasi once mag-work yung imagination natin, kaibigan, magsasubmit to sa subconscious mind natin. Okay, yung subconscious mind natin, kaibigan, hindi niya alam kung yung imagine mo na experience niya is totoo or lie. Okay, so ina-accept yun ng subconscious mind mo na yung ini-imagine mo is gusto mong sariling bahay. Okay, if you feel mo talaga daw na yung bahay, ano yung pinto, ano yung design, so at saka kung repetition, kung pinabalik-balik mo yun, kaibigan, yung subconscious mind mo na maniniwala yun, kaibigan, na na totoo yung ini-imagine mo. Okay, wow. Pero hindi lang daw to hindi lang to, like mag-imagine tayo, kaibigan, magiging andyan na yung bahay. Hindi daw to mag-work ng ganito, but it is the starting point, kasi ganun daw yan. Once mag-imagine ka, for example, mag-imagine ka na mayroon ka sariling bahay, yung subconscious mind mo, kaibigan, is magsasuggest yan ng mga idea or anything na pwede mo talagang gawin para magkaroon ka ng sariling bahay. Kasi imaginein mo yung sarili mo na hindi nag-iisip, wala kang iniisip, wala kang ini-imagine, at saka yung sarili mong palaging nag-i-imagine ng sarili mo, let's say
magkaroon ng sariling bahay. Upsis yung isang sarili mo, kaibigan, na magkaroon ng sariling bahay. So what do you think, ano yung masuggest sa brain mo, kaibigan? Most likely ang masuggest doon, kaibigan, is paano nga makagawa ng sariling bahay or paano ma-achieve na magkaroon ng sariling bahay. Wow! So ganun daw itong power sa imagination, kaibigan. So ito yung magtatap sa universe, sa abundance sa universe once i-enable natin to. But be careful daw, kasi whatever ano yung ini-imagine natin, it could be good, it could be bad, kaibigan. Yung subconscious mind natin, pag nire-repeat natin yun, ito nang nire-repeat yung imagination natin, kaibigan, maniwala yun. At saka sabi nga ni Russell Emerson, kaibigan, is you will become what you think about all day long. Okay? So kung ano yung palaging iniisip mo, kung ano yung mangyayari, o kung ano yung gusto mo or magiging ikaw, kaibigan, pag yun yung palaging iniisip mo sa sarili mo, magiging ikaw yun, kaibigan. Wow! Maniwala ka ba dun, kaibigan? Okay, so I think the theory is parang nanaginip ka lang, kaibigan, na walang difference sa yung experience mo sa panaginip, walang difference sa real world until magising ka. Okay? So until magising ka. So yung subconscious mind natin is, kung may paralagi tayong ini-inject, ini-imagine na yung bagay na yon is nakamit na natin, maniwala yung subconscious mind natin at saka magbibigay yun ng idea paano makumit yun. So isa yung first step pa lang yun. Yung second step dun daw, kaibigan, is we will take action. Kasi for example, na-obsess ka, paano ako magkaroon ng 1,000 pesos. Pag palagi mo yung nilagay sa sarili mong sa isip mo, kaibigan, susulat ka paanong mga ways paano makakuha ako ng extra 1,000 pesos. Definitely makakuha ka talaga ng idea dyan na paano ma-achieve yung 1,000 pesos. Kasi yun yung frequency na andun ka. Yun yung palagi mong iniisip. So makasuggest yun ng something. So paglakihan natin yung goal natin, whatever it is, kung ano yung i-imagine natin, kaibigan, mangyayari na yun or magbibigaw malaki yung chance, if 100% na maniwala ka na mangyayari yun at saka pinifeel mo na nangyayari na. So napakalaki yung chance, kaibigan, na makamit mo as long as you believe and you take action. Wow! Ito yung mga learning na hindi natin to malilearn, kaibigan, sa school, sa college, sa elementarya. Dito lang to natin malilearn sa car university, minsan sa kalsada university. Alrighty, kaibigan, imagination is everything. So i-try mo rin sigurong i-enable to, kaibigan, kung effective ba ito, para mayroon tayong mga maraming testimonya na gumagana talaga itong imagination. Paano mag ano yung power sa imagination, kaibigan? Wow, di ba? Hopefully hindi ko nasayang yung oras mo, kaibigan. I hope you well. Close your eyes, open your arms, not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world sa iyo na yan. Boom, shakala, nagkalakala. See you next time. Baboom.